yung project just to impress the president and para makakuha pa ng iba pang mga projects. Hindi niya naiwasan na maging magulang dito. Kaya tinipid niya ang mga materyales na ginamit niya sa MTR. At dun po, sa last phase ng project namin, nagkamali siya ng calculation. Ang akala niya tatayo ito. Pero nakita ng lahat ng tao na bumagsak ito, di po ba? He could have been warned. At gaya na sinabi ng lahat ng tao, siya si Mr. Capistrano. Siya lang ang magaling dito. Sinungaling ka! Boss, boss! Mr. Capistrano, sit down. Order. Ano nangyari kay Gino? Pinagkakatiwala nilang officer yan, ha? Sir Nathan, Sir Nathan, ano masabi sa biglang paglita ni Mr. Arnaldo sa mga nalalaman niya, sir? Sir Gino! Hindi ba kayo natatakot na unti-unti nang tumiwalag yung mga tauhan niyo? Gino! Sir! Gino! Hindi ako pinagkakatiwala. Huwag ito mga kalimutan. Dahil sa paglustay mo ng pera mo, natuto ako maging magaling humawak ng pera. Dahil sa pagbabaya mo sa trabaho, natuto ako maging matinik sa negosyo. Huwag ito mga kalimutan. Kung tumatak sa utak ko lahat ng maling ginawa mo. Nathan, tama na yan. Tumahimik ka. Wala kang alam dito. Diyan ka nagkakamali, Nathan. Alam ko ang lahat. Dahil nandun ako mula pa ng simula. Wala ka ng parte dito! Aking to! Oh, dati. Pero di ba patapon na? Lugi na nga eh. Pero mula nung pumasok ako dito, inangat ko kumasenso. Kaya bago mo pagbagsakin ulit dahil sa pagwaldas mo, isasalba ko kumpanya pero hindi ka kasama. Hayop ka! Hayop ka! Pamili ka! Pagkukulong kita, ibabaya out kita. Yes, Nathan. You heard it right. Si Gino ay si John na anak ko. Lumabas ka dyan, Gino! Oh, you're here. Ikaw lang may motibong magsunog ng talyer ko! Really? Baka naman nakakalimutan mo maraming galit sa'yo. Tsaka bakit ako lang naman yung nakita mo? Kahit ikaw lang kailan akong walang pusong kayang gumawa nito! Kaya huwag ka magmaang-maangan, Gino! Ikaw naman, no? Minsan na nga lang tayo magkita. O ano-ano pa binibintang mo sa akin. Well, sa bagay, come to think of it, kailan ba tayo uli nakita? Yung launching nung Platinum Builders. Aren't you proud of me, Sir Nathan? Na nakuha mo lahat dahil sa maling paraan. Maling paraan? Ano yung maling paraan doon? Itinayo ko to sa sariling sikap. Siguro galit ka lang kasi bumaliktad na ngayon yung mundo. Ako na yung nasa taas at ikaw na ngayon yung nasa baba. Ang ginagawa mo dito? Hi, Nathan. How are you? Ang ganda pala dito, no? Brings back so many memories. Yung amoy, ingay, lahat. Parang yung talyer lang nung taxi dati, no? Medyo nostalgic. Nice. Kaya pala balik ng balik ang tatay mo dito, no? Siguro inaalala niya yung mga bagay na hinayaan niya mawala sa kanya. Wait lang, Nathan, hindi ako pumunta dito para makapagtaasan na ihi sa'yo. I came here to invite you sa opening ng aking restaurant. Here. Opening ng restaurant? Oh, yeah. I thought you'd be interested. Just so you know, si Danny ang nag-asikaso ng lahat ng ito. After all, sa'yo nagsimula ang career niya, di ba? So, if you're interested and if you're coming, just let me know para makapag-reserve kami ng table sa'yo. Alright? Here. I'm glad you came. Hi, Janice. James, kamusta ka na? Hi, Sir Gino. Congrats. Buti naman, di niyo inisinabi yung invite ko sa inyo. Kamusta? Kung naturuan kita ng tama, buti naman marami ka na natutunan sa akin. Congratulations. Teka, yung tatay mo. Ha? Ah, what's new? And what's an event without a muse? Hi, Danny. Maganda ka as usual. Well, she's not only beautiful. She's resourceful and talented as well. In fact, hindi dahil sa kanya, hindi matutuloy itong event na to.
Alam ko, kaya ako nga siya niligawan eh. At naging girlfriend. Alam mo, kung mayroon man nakakilala dito kay Danny, walang iba yung kundi ako. Okay, ba't tinatrato mo pa rin ako parang kaaway? So anyway, as I said, I'm glad you found time and inspiration to build the shelter. Kaya lang, ang question dito, Nathan, do you have the money? Kasi, saan ka kukuha ng pera eh? Bariya-bariya lang naman yung kinikita ng tanyan mo. Ay, insulto ka ba? Nathan, kainso-insulto ba yung pinag-ayabong mong narating mo? Eh kasi, totoo naman yung sinasabi ko. Paano ka makakapagpatayo ng shelter kung bariya-bariya lang ng kinikita ng... Nagsalita na po si Sir Nathan. Hindi niya po tatanggapin yun. Janice, hindi naman ito para sa'yo. O kaya para kay Nathan. O kaya para sa inyo. Para to sa mga bata. So ngayon, tatanggihan niyo ba yung konting donasyon ko kung alam niyo naman para sa kapakanan to ng mga batang lansangan? What do you think? Umalis ka na kung ayaw mong basahin ko yung mukha mo. Fine. Relax ka lang, Nathan. Kaya ka palaging talonan eh. No, sir! Sir! Last chance, Nathan. Sir. Muna sanang padid ka sa opisina kasi coding ka, di ba? Sabi ko. Sabay ka na sa akin. Hindi, okay lang. Kaya ko mag-commit eh. Tayo, Danny. Since pareho naman tayo nang pupuntahan, sabay ka na lang din sa akin. Ay, salamat po, sir. Pero okay lang naman po talaga ako. Hindi niyo po kailangan sunduin. Sige na. Halika na. Ha? Parang malang makabawi ako sa ginawa mong tulong sa shelter. Hindi, okay lang naman yun. Hindi mo kailangan bumawi. Kasi okay na yung flowers tsaka yung cake. Oh. Okay na yun. That's the case. Then, sa akin ka nalang sumabay, Danny. Remember, meron tayong early meeting today. Hindi tayo pwedeng malit. Sabi ka na. Sabi ka na sa akin. Nga pala. Oo nga. Yun pala kaya ako nagmamadali. Naku, hindi ako pwede malit. Oo, sige. Naku, Nathan, sorry ha. Okay lang. Pasensya ka na. Baka malit kasi kami. Pasensya eh. Kailangan ko sumabay kay Sir Gino kasi may maaga kaming meeting eh. Sorry ha. Thank you sa effort. Fancy meeting you two here. Magko-quick lunch lang sana ako bago tayo makapag-meeting sa client natin. Okay lang ba maki-join sa inyo? Ayun ang table. Kasya naman tayo dito sa table na to, di ba? Dito ka na sa kabila, oh. Danny, I'm sorry. I just need to eat kasi peak hours ngayon eh. And malamang ganito rin sa mga ibang restaurants. Tsaka sa inimbit ako, eh, kabilang nagla-lunch. So I think okay lang naman. Right, Danny? Nathan, I heard maganda yung takbo ng talyer mo. Hopefully, hindi mo yan mapabayaan. Dahil sayang, maganda pa naman yung bagong project mo. Ikaw pa naman, meron kang tendency na, you know, to take more than you can handle. Salamat sa concern, Gino. Pero ano mo, kasi pag pinagkakatiwala mo yung mga kasama mo, mga staff mo, alam mong hindi ka nila natarantaduin. Lahat kaya mong i-handle. Well, I just hope you know what you're doing. Oo naman. Dami kang natutunan sa inyo. Sa inyo ng tatay mo. Wait! 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 Best of three tayo, Nathan. Naman hanggang pagkatalo mo eh. We're just starting. Wow. Starting. Kaya pa? Ako pa ba? Wow! Wow! Palakas! Palakas! Let's go! Ang ganda diaper mo. Mahihingi na si nervous ah.